Hello to my YouTube channel. Ito na naman tayo, may bago na naman tayong tutorial. Tungkol naman ito sa MX Pro, yung para maging Android ang inyong TV. Ang tatak nito ay Scon Pro, ito naman ay MX Cube, pero iisa lang sila. Pero marami pa rin tayong mga TV box, ayan o, TV box. Ibig sabihin, marami silang magkakaparehas para magkaiba sila ng brand. Mayroon kasing nag-request na kung paano daw yung naka-display lang siya pero hindi siya nagpe-play. Ito, subukan na natin kung paano natin i-coconnect kasama ang HDMI at saka itong plug ng MX Pro. Welcome to my YouTube channel, Proilan Minisound. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, pa-subscribe na. Bali po ang ating TV, ang tatak ay Panasonic. Ang ating pong HDMI ay dito po natin ikabilang dulo po ay HDMI. Ito po, dito po natin sasaksak sa ilalim, kung saan man, kung sa tagaliran, meron din HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, meron pong 3. Ayan. Yan pong dulo po nito ay ganito po yun. Ayan. HDMI po yan. Dikabilang dulo. Ngayon, itong MX Pro o kaya itong Scon Pro ay ating i-coconnect dito. Pakikita natin kung paano na ang pagkaabit ng naka-display lang pero hindi siya nagpe-play. Subukan natin po ito, ha? Scon Pro. Yan. Tapos po, saksak na rin natin yung power. Ito po yung power. Ano po? Ito po. Medyo malapit para makita. Ayan. Ito po yung power. Yan. Ayan po yung Android. Oh. Ayan po. Android na. Ito po yung Scon Pro. 4K. Nakalagay. Yan. Ganyan po yung iba. Display lang. Pero hindi po siya nagpe-play. Yan po yung ating gagawin ngayon. Marami po tayo eh. Yan po. MX Cube Pro sa Apo Scon Pro. Yan. Naka-display lang po siya. Hindi po siya nagpe-play. Ngayon, meron po akong itututorial sa inyo para kung mag-play man po, ano po siya, ito po yung remote niya ng Scon Pro. Yan. Pupunta po tayo sa settings, para ilagay natin yung network. Ayan. Di ilalagay natin network. Tapos ay Wi-Fi. Malalabas po yung Wi-Fi. Ay, nakakonect na naman po ito. Connected na. Ito po, nakakonect na. Tapos ibabak pag nakakonect na. At tapos ilalagay na natin yung password. Sa mga hindi pa po nakakaalam, yun po ay ilalagay natin yung password. Ito po, makikita nyo po yung inyong Wi-Fi. Ano po. Tapos, ilalagay nyo yung password nyo. Tapos, babak nyo na. Back. Punta naman kayo dito sa... Kung hindi pa nakalabas yung YouTube channel, yung YouTube nyo, tsaka Netflix. Meron din po itong Facebook. Meron din po itong Google. Pwede rin po kayong maglagay. Dito po kayo pupunta kung hahanap kayo ng apps na gusto nyong ilabas. Pupunta po kayo sa Plus. Nariyan na po yung mga yan. Chrome. Settings. Play Store. Pwede po kayo mag-download kung anong gusto nyong apps ang i-download nyo. Lalagay nyo lang po ng check. Check. Kung alin po yung gusto nyong ilabas. Check. Tapos ibaback nyo po dito. Ito po. Yan. Back. Ayan po. Ayan po ang nakalabas. Dalawa, tatlo, apat. Apat po yung nakalabas. Ano po? Ngayon po, pag-anahin natin yung play, yung
Yan po ang diferensya ng Scone Pro. Ayan po. Naka-try again po siya. Pero naka-connect na po siya. Naka-connect na siya sa ating Wi-Fi. Ngayon po, ating bubunutin muna itong power para pagganahin natin ng hindi na siya magta-try again. Ito po, lalabas yung try again. Ano po? Bubunutin po natin itong plug ng power. Ano po? Baya na, iwan na natin itong HDMI. Yan. Ito pong HDMI na plug na yan, may karating po na yung butas. Ito po ay para dun sa Bluetooth na pwede mong isaksak dito yung iyong headphone. Yan nyo. Pwede mong isaksak dito yung inyong headphone. Pero sa pagkakataong ito ay tutusukan natin ng stick na maliit na kasya lang dito. Yun po ay may mapipindot kayo doon sa loob na parang button. Pero ano po, matagal po yun. Matagal na didiin natin. Para po yung yung button ito po. Yan, iboboto natin. Yun, tumunog na. Medyo matagal. Ipe-press, matagal na press. Tapos saka po natin isasaksak itong plug ng power. Yan. Para po may lababas dito. Ah, may lalabas po yun dyan. Yan, Android. Tapos lalabas dyan yung i-reset po natin. Ito po ay power sa reset. Ayan po, ito po. Oh. Yan. Tingnan mo yung camera, baka hindi masyadong makita. Pwede ko na pong bitawan yung stick sa pagkaka-power natin. Ano po? Yan. Diba, tinanggal ko na para ilalagay na natin sa reset. Ang gagamitin natin ay itong remote niya. Kung gusto nyo ng mabilisan nga pala, pwede nga po pala dito ang mouse ng computer. Ito po, kahit wireless, pwede po yan. Ito po, sasaksak natin. Mas mabilis po ito. Yan. Marami po saksakan ng MX Pro tsaka yung Scone Pro. Ngayon, kahit alin pong gamitin natin, pwedeng mouse, pwedeng remote. Ang remote nga po pala, itong may arrow na to, ito po ay mouse din. Pag binindot mo ito, maglalabas ng mouse. Ito po. Nilagyan na ko na ng mouse. Ayan. Ngayon po, reboot system. Dito tayo. Reboot na. Punta tayo dito sa wipe data. Factory reset. Yan. Wipe data. Factory reset. I-okay na natin. Ano po? Okay. Tapos say yes or no. Yes tayo. Yan po, may lumabas ano? Yes. Yan. Tapos may lalabas niya. Mahintay-hintay na lang natin. Medyo matagal-tagal. Ayan, may lumabas na ulit. Ayan. Hintay lang po natin. Medyo matagal. Okay, mahiinip kasi ito po ay para gumana ng pangmatagalan itong yung iba po kasi ipapagawa nila, hindi naman dapat ipagawa dahil may lang yan, dapat may mga proseso. Manood lang kayo sa YouTube channel ko, Royal Mini Sound, may makikita kayo kung paano ikakabit yan. Atika lang ko, sandali lang, hintay-hintay natin. Ito tayo sa wipe naman. Reset. Yes or no? Yes ulit. Ito po, naglo-loading na siya. Ilalagay niyo po siya sa reboot. Pag nag-reboot na po siya, tatanggalin niyo po sa power on-off. Tapos po, ito na po yung lalabas niya pagka-on niyo. Maglo-loading. Hintayin niyo lang po, huwag po kayong maiinip. Ito po, pagkatapos po mag-loading, yan po ang lalabas dyan. Kasi pagka parang na-restart po siya, kaya ilalagay ulit natin yung ating password. Punta ulit tayo sa settings, tapos network. Ayan, bubuhayin natin yung wifi. Ayan.
lalabas na po yung ating ayan po, lumabas yung aking Wi-Fi network. Tapos talagay po natin yung password ko. Ayan po. Ayan. Nakakonnect na po ulit. Ibig sabihin niya, success na yung ating ginawa. Na laging naka-standby lang o kaya try again. Ngayon po, gumagana na siya. Ngayon, pagganahin po natin. Back natin. Tapos punta tayo dito sa plus. Para po lumabas yung, palabasin natin yung YouTube at saka Netflix. Yun. YouTube, i-check natin. Okay. Yan. Tapos punta tayo dun sa Netflix. Yan. Back tayo, back. Yan. Ayan na po. Yung plus, kanina walang kasama. Narito na po. Baba natin. Yan. YouTube. Yan. Sa ito na po, gumagana na po siya. Gusto niyo kapamilya, kung saan niyo gusto na gusto niyo mayroon kayong video kay gusto niyo pambata, pwede rin. Marami po, Cocomelon, meron dito, ganun. Pagka gusto nyo naman ng OPM, magsasounds lang ngayon. Lalagay natin sa ating sound system, sa mini sound system natin, para makakanta tayo sa susunod po na vlog yun. Ang ginamit natin ngayon ay Iscon Pro. Sa susunod naman, ang gagamitin na ay MXQ Pro. Para po sa susunod, yung may tugtog naman. Hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Mga gusto na pong halimbawa, hindi po gumagana, comment lang po kayo sa akin. Kasi po, minsan po yung iba nauumay na, gustong itapon, gustong isole. Pero hindi po, ito po yung pamamaraan para lang po gumana. Sa mga mayroon pong mga ganitong TV box. Ayan po yung mga kahon niya. MXQ Pro. Ayan. Pero hindi po ito pwede sa PS3. Hindi po ito gagana sa PS5. Lalo na sa PS5, hindi po ito gagana. Sa mga TV lang po ito gagana. Ayan po. Yun po. Maraming salamat po.